Ating alamin at suriin kung ilan nga ba ang mga Pilipinong nadamay sa sigalot ng Palestine at Israel ngayong 2023. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video. Ang patuloy na salungatan sa pagitan ng Israel at Palestine tungkol sa kanilang kawalan ng kakayahan na kilalani ng pag-angkin sa isa sa teritoryo ay nagresulta sa maraming taon na karahasan at kawalang tatag sa rehiyon. Ang lugar ng lupain ay nagdulot ng salungatan sa politika sa pagitan ng Israel at Palestine ay nagkakaapekto rin sa mga international na relasyon. Ang ilang dekada na salungatan sa pagitan ng Israeli at Palestinian ay nag-ugat sa mga nakikipagkumpetensyang pag-aangkin ng banal na lupain at kasama ang mga pagtatalo sa mga hangganan, Jerusalem, seguridad at mga refugee ng Palestinian. Sa video na ito, ating tatalakayin ang mga Pilipinong nadamay sa sigalot ng Palestine at Israel ngayong 2023. Noong October 7, 2023, ang mga militanteng grupo ng Palestinian mula sa Gaza Strip ay naglunsad ng malawakang armadong opensiba laban sa Israel na lumagpas sa hangganan ng Gaza at Israel at pinilit na pumasok sa mga tawiran sa hangganan ng Gaza, mga kalapit na lungsod ng Israel, mga katabing instalasyong militar at mga pamayanang sibilyan. Ito ang unang direktang salungatan sa loob ng teritoryong de jure ng Israel mula noong 1948 Arab-Israeli War. Sinimulan ang mga labanan sa madaling araw sa pamamagitan ng rocket barrage laban sa Israel at mga paglusob na isinasakay ang mga sasakyan ng teritoryo ng Israel na may ilang mga pag-atake na isinasagawa ng mga komunidad na sibilyan ng Israel at militar ng Israel. Tinukoy ng ilang tagamasid ang mga pangyayari ito bilang simula ng ikatlong Palestinian Intifada. Dalawang Pilipino ang nasugatan sa gitna ng patuloy na armadong labanan ng Israel at Palestine, ayon kay Consul General at Deputy Chief of Mission Anthony Mandap. Sabi ng isa sa dalawa, ang mga nasugatang Pilipino ay isang lalaki na binaril ng miyembro ng Palestinian Group sa Hamas habang siya ay niligtas ng Israel Defense Forces mula sa isang kanlungan. Nakausap ngayon sa telepono ang isa sa mga nasugatan. Siya ay binaril habang ililigtas ng Israel Defense Forces mula sa isang kanlungan, sabi ni Mandap sa isang panayam sa Bagong Araw ng CNN Philippines. Malamang sinunog ng umatake sa kanyang bahay pababa. Siya at ang kanyang amo ay nalugutan ng hininga. Buti na lang ay sinugod sila sa ospital sa oras na iyon, sabi ni Mandap. Iyan ang mga kumpirmadong kaso ng mga pinsala. Maaaring marami pa ang pwedeng isinisiyasat at hinahanap sa lahat ng posibleng mga kontak na maaaring humantong sa anim sa mga ito at mga individual na maaaring nasugatan. Ito ay patuloy pa rin kinukumpirma ni Mandap. Sa parehong panayam, nakatanggap sila ng hindi na-verify na ulat ng mga Pilipinong dinukot ng grupong Hamas. Sinabi niya na hindi pa nila kinukumpirma ang mga ulat na ito. Ngunit napansin nila na ang embahada ng Pilipinas sa Israel ay nakausap ang asawa ng isa sa mga na-hostage daw. Sinabi ni Mandap na kinukumpirma ng misis na ito nga ang kanyang asawa na nasa kumakalat na video. Ayaw namin isiwalat iyon dahil gusto namin makatiyak bago kami gumawa ng anumang kategoryang aksyon, diin ni Mandap. Kami ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa pamahalaan ng Israel
lalo na ang Israeli Defense Forces, para lamang matiyak natin ito bilang isang katotohanan. Nakikipag-ugnayan din kami sa mga kamag-anak at mga kaibigan. But then again, walang malinaw na kumpirmasyon mula sa sinuman tungkol sa katotohanan ng mga ulat na ito at nagpapatuloy kami sa imbestigasyon, sabi ni Mandap. Ang mga labanan ng baril ay umabot ng gabi sa pagitan ng mga Israeli forces at daang-daang mga mandirigma ng Hamas na hindi bababa ng 22. Ang lokasyon ng Israel, kabilang ang hindi bababa sa 2, kung saan ang mga gunmen ay may hawak ng mga hostage, sabi ng hukbo. Ang mga terorista ay nagrampa at nagloob sa mga tahanan, pagmasakel sa mga sibilyan. Idinagdag pa dito ang may gito 1,000 katao sa Israel ang nasugatan sa putok ng baril o mahigit 3,000 sa mga paparating na raket. Sinabi ni Netanyahu na nabigla ang bansa sa umaga pagkatapos ilunsad ito ng Hamas multi-pronged attack sa madaling araw, kalahating siglo pagkatapos ng pagsiklab ng digmaang Arab-Israel noong 1973. Nasa digmaan tayo. Sa kabi-kabilang kaguluhan na nagaganap sa ating mundo, maaaring maging hudyat ito ng panibagong malawakang digmaan. Kung magpapatuloy ang kaguluhan at mananaig ang awayan, alitan at agawan, baka humantong ito sa bangungot na hindi natin magugustuhan. Ang pagpatuloy na pagpapalakas at pagpaparami ng armas, ito nga ba ay para lamang sa proteksyon nila o baka ito ang maging dahilan ng panibagong digmaang pandaigdig na matagal na nating iniiwasan? Kaya sa patuloy na kaguluhan na nangyayari sa iba't ibang parte ng ating mundo, ang Pilipinas ay narapat lang palakasin pa ang mga armas, sundalo at ekonomiya ng ating bansa upang mas lumakas ang seguridad at proteksyon nito. Nakalulungkot isipin na hindi lang iilang bansa, bagkus mismong iilang Pilipino, ang patuloy na minamaliit ang kakayahan sa natahang lakas ng Pilipinas. Pero sa suporta ng ating gobyerno at magigiting na sundalo, kapansin-pansin na unti-unti nang umaangat at lumalakas ang puwersa ng ating bansa. Ito sana ay magtuloy-tuloy na upang hindi na tayo inaapi pa ng ibang bansa. At yan ang talakayan natin ngayon patungkol sa mga Pilipinong nadamay sa sigalot ng Palestine at Israel ngayong 2023. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-share, like, comment ka na rin sa ibaba.